Pagtanggi sa sarili, March 23. Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Marcos, Kabanata 10, Talata 28. Mayroong mga pang-araw-araw na aralin ang lahat na kailangan matutuhan sa paaralan ni Kristo at isang pang-araw-araw na karanasang kailangang makamit upang maunawaan nila ang kanilang tungkulin bilang kanyang mga anak. Maraming tapat at may mabuting layuning mga tao ang hindi sumusulong sa buhay Kristiyano dahil hindi niya nakikita ang pangangailangan ng patuloy na pagkatuto ng marami pa kay Jesus. Noong unang nakumberte, nagalak siyang tumanggap siya ng lugar sa piling ng Panginoon. Pagkatapos ng isang taon, ito pa rin ang dala niyang patotoo. Walang tanda ng paglagong espiritual. Mahina pa rin siyang gaya ng isang bata. Masaya ang unang karanasan ng isang bagong hikayat. Ngunit dumarating ang mga pagsubok. Kailangang salubungin ang mga suliranin ng buhay. Nakikipagpunyagi para sa pangingibabaw ang mga makasalanan ng kaugalian na hindi napigilan at madalas na nagtatagumpay. Dumarating pagkatapos ang kawalan ng pagtitiwala sa sarili at kapayapaan. Paglimot sa pananalangin at sa pagbabasa ng kasulatan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman at karanasan na kanilang kailangan, marami ang nagagapi ni Satanas. Hindi nila alam kung paano malalaman ang kanyang mga tukso o kung paano malalabanan ang mga ito. Manampalataya kay Jesus bilang iyong tagatulong. Alalahanin hindi dapat piliin ang sarili ninyong gawain o sumunod sa sarili ninyong mga lakad, kundi tumingin dapat kay Jesus bilang inyong gabay at tularan. Panatilihin ang kanyang halimbawa sa inyong harapan at palaging humingi ng gabay na nakalulugod sa kanyang paningin. Matuto sa kanya ng mga turo ng pagtanggi at pagsasakripisyo ng sarili. Bantayan ang bawat sandali na pinanatili ang inyong pag-iisip sa Diyos. Sa halip na ito ang ito sa kasuotan at sa pagpapahintulot sa pagmamataas na manahan sa inyong puso. Sikaping tanggihan ang sarili. Maging banal. Hayaang manahan ang pag-iisip sa kalangitan. Gayun din ang pagsasalita. Pipiliin ang mga sumusunod kay Kristo ang bahagi ng paghihirap, pagtanggi sa sarili at tatanggap sa kanya dito ng papuri at kalwalhatian. Kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan sa hinaharap. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay pumapasok sa paaralan ni Kristo.